Hanggang ngayon o until now po ang paniniwala ng pulis, especially ang Region 11, Davao Region, na si Kibulo ay nasa compound pa rin ng Kingdom of Jesus Christ yan po sa Davao. Taliwas ito at malayo ito dun sa sinasabi paulit-ulit ng mga abogado ni Kibuloy na si Kibuloy na ito ay matagal nang wala sa compound. Pinapalabas nila na last March pa raw nung umalis ito sa compound. Hindi naman sinabi kung nasaan. Pero ang paniniwala ng PNP ay hindi nagbabago. Nandyan pa rin daw sa loob kasi meron silang intelligence report, meron silang kakulang impormasyong pinagbabasihan kung bakit patuloy pa rin ang kanilang paghahanap sa compound mismo diyan sa lugar ng 30 hektarya na nandyan po sa tabi ng airport ng Davao. Pakinggan natin ang paliwanag po nito si ano. Pangalan nito si Major De La Rey, ano ha, yung spokesperson. Ah, ito pala si Major. Ito yung spokesman ng Region 11 na nakatutok nga po dyan sa problemang mahigit ng 1 linggo sa paghahanap kay Kibuloy. Of arrest. And kung i-close nila ang gate, ibig sabihin doon kung sino mang tao na nandoon na hindi nila i-open ang gate, he or she can be charged with obstruction of justice. Sa ngayon naman, at least na intindihan nila yung pakiusap namin at in-open ng gate. May scanner or wala, wala kaming ipapasok na mga gamit to plant an evidence. Kung maipapasok naman kami ng mga gamit, it would be in aid dun sa ginagawa namin na pag-search kay Kibuloy. To avoid chaos, kasi ito lang mag-resist naman talaga. Pero ang question lang, sir, press conference po kasi ito. To avoid chaos, bakit hindi na lang tidaan, scanner, bakit hindi gagamitin yung... Tinatanong po ng media si Major, ang spokesman ng PNP. Sir, hindi lahat ng mga tactical and operational matter or strategies namin ay pwedeng ihayag. Correct. Operational matter yan, hindi pwede. Or ihayag sa members ng KOJC. Kasi at risk din yung operation. Ayaw din naman namin na ma-jeopardize. But rest assured na we will always uphold human rights. Kaya kahit na anong resistance nila, maximum police tolerance pa rin yung ginagawa natin. At maximum tolerance, pa rin. Ibig sabihin, irerespeto ang karapatan ng sibilyan. It's not true na may explosives. And ang lagi naming sinasabi na we are there to arrest Kibuloy, implement the warrant of arrest. Alam din naman natin yung saan din yun nanggagaling, yung mga sinasabi nila. Kasi alam namin, pagod na din sila sa pagproprotekta sa kanilang leader. Kaya mas mabuti na makonvince nila si Pastor Kibuloy as a leader of their religion, na kung mahal din naman talaga ni Kibuloy yung mga members and followers niya, harapin na lang po niya yung kaso niya. Yun din po yung appeal namin. Total, meron naman din tayong proseso, meron yung court, bibigyan din naman din siya ng due process para madepensahan din naman yung sarili niya si claimed na innocent. Kasi kung ito kasing venue ngayon, yung pag-implement namin ng warrant of arrest, it is not the venue to prove na innocent siya. Yes, so, yes. Sa court kasi yun. So, ang mandato po ng police is for us to arrest him and bring him to court. Sana maintindihan yon ng mga members and ng mga community na trabaho lang po ang ginagawa ng police. And baka ginaisip niyo din na pinabayaan na yon yung iba naming mga responsibilities. Hindi po. Patuloy pa rin naman po yung aming mga crime prevention activities and mga police presence sa lahat ng mga areas all over the region. Generally peaceful ang Davao region. Generally peaceful ang Davao City specifically. Meron lang tayong ginagawang operation dito sa KOJC compound dahil doon sa implementation ng warrant of arrest ni Kibuloy and 4 others.
Yes, yun. Sir. Mm-hmm. So, yung importante, question and answer po yan, press conference yan. People kaya say, kaya, kaya ayan po ang development dyan sa isyong yan. So, ayun mahaba po yung press conference na yan at ilang ulit na inulit ni Major Police Major De La Rey, spokesperson ng Region 11, nandyan si Kibuloy sa compound. Yun ang kanilang paniniwala base nga sa asset nila. Hindi totoo at ayaw nilang paniwalaan ang paulit-ulit din sinasabi ng kampo ni Kibuloy na wala na sa compound ang tinuturing ng pugante. Pero yan, inuulit na naman ni Major na sana lumabas na dahil hindi naman ho talaga pwede nang lagi nagtatago at warrant of arrest lang ang daladala ng pulis kaya ho sila nandyan. Higit sa lahat, hindi talaga ang venue yung rally o yung compound para maghanap ng justisya. Sa court po talaga ang justisya. So ngayon, sino ang papaniwalaan natin? O, siyempre, pulis. Yan, may asset sila na Tagalog kaya nga ayaw nilang umalis. May information na nandoon. Ito namang kabila, maaaring nililigaw. Parang nililigaw nila ang mga otoridad at laging paulit-ulit sinasabing, bakit nyo ginagawa ang paghahanap dito ay wala naman dito? Yun ang mahirap. Alam pala nyong wala dyan sa compound si Kibuloy, ay nasan? Dapat ituro nyo. Dapat alamin nyo. Dapat makipag-coordinate kayo. Kasi nga, court order. Court order. Anong ibig sabihin yan? Pinapa-aresto siya. Yun ho ang hindi maintindihan. Kaya ko ito ay inuulit na ipaliwanag kasi until now, marami pa rin o meron silang mga taga-suporta na walang pakialam sa court order, walang pakialam sa rule of law. Ang kanilang sinasabi, inosente, walang kinalaman si Kibuloy, and ito ay harassment na. Karapatan yun. Pero sa korte nyo sabihin yun. Doon ang debate. Pagdating na ho sa trial, hindi sa pulis. Ang pulis walang magagawa. Hindi kayo mabibigyan ng hustisya ng pulis. Ang mabibigay, makakapagbibigay ng hustisya dyan sa kanyang kaso, korte. Ang pulis, hindi. Maniwala kayo, hindi kayo kayang bigyan ng hustisya ng pulis dahil ang trabaho ng pulis, to serve and protect lang. Mag-issue, pag nami-issue ng warrant para sila ang mag-i-implement. Ang korte ang magsasabi. After mahuli or sumuko. Hindi nyo ginagawa eh. Paano naman yun? Alam ka namang hindi gumalaw ang gobyerno, mas masama, mas delikado. Kasi obligasyon ng pulis, law enforcement agency, ipatupad ang court order. Hindi ko naintindihan ito eh. Nung mga member ni Kibuloy dahil na-influensahan sila sa style ni Kibuloy na siya ang tama, siya yung lahat siya, pinipilit niya, siya ang dapat masunod. Parang above the law na. Gusto niya siya ang masunod. Ang kanyang gusto ang dapat masunod. Hindi pwede yun. May batas, may gobyerno, may korte. Yun ang hindi niya ibaba yung level niya sa isong yan. Sumunod sa proseso. Pag hindi sumunod sa proseso, ay walang hustisya. At madi-delay ang pagbibigay ng hustisya. Ngayon, lahat biktima na. Yung alleged victim, naghahanap ng katarungan, yung akusado, ganun din. Pero patuloy nagtatago, may problema talaga. Sino may problema? Kayo, hindi ang pulis. Trabaho lang ng pulis, hanapin kayo.